Hello guys, share ko lang yung aming nasirang lampshade kung paano ko siya ni-recycle at ginamitan ko siya ng decoupage design. Dito makikita nyo guys, basag-basag na siya no, dahil plastic nga lang siya, gawa ng init nung nanggagaling sa ilaw tapos kapag lumalamig. Dala na rin ang kalumaan niya, syempre lulutong siya kapag katagalan. Sa paggawa ng decoupage, ang unang-una kong kailangan ay yung wood glue. Ito yung ginagamit ng mga karpintero kapag ka nagdudugtong ng mga kahoy. Syempre kailangan din natin ng brush at decoupage na mud podge at tape at yung ating box sa paghahaluan ng ating glue at tubig. At ito yung ating gagamitin paper twine. Ito yung papel na pinag-siya na nabibili lang din sa Daiso at tissue paper na una kong ginamit pero mas maganda yung kitchen paper at kailangan din natin ng saran wrap. So dito guys, kung makikita nyo, ang ginagamit ko ay yung packing tape at nagkamali ako dito. Dapat talaga yung puti ang ginamit ko kasi hindi ko alam na magre-reflect siya kapag nagsindi yung ilaw natin sa gabi. At kung mapapansin nyo guys, parang naka-slow mo siya, diba? Kasi hindi pa ako marunong mag-edit before, so lagi naka-pass forward yung mga ginagawa kong videos at kapag sinave ko siya sa aking hard disk, naka-as is na pass forward siya kaya hindi ko siya mabagalan. So para lang mapakita ko sa inyo, dahil 1 minute nga lang tong video na to before. So, para mapanood nyo siya na mas mabagal at mas makita nyo ng malinaw. At dito ginagawa ko naman guys, after ko siyang lagyan ng tape, ay sinasaran wrap ko na siya para mabalutan muna natin siya at hindi siya direct na kumapit doon sa ating plastic in case lang na mabakbak siya nang dire-diretso. So dito naman ay naghahalo na ako sa buckets ng ating wood glue. Ito yung usually ginagamit ng mga karpintero kasi mas mura to kapag malaking pack na ang binili nyo. Actually, 250 pesos lang to. So maramihan na yung ginagamit. At dito ay naghahalo na ako ng tubig. Hindi siya purong glue guys. Maghahalo ako ng tubig. Saka ko naman isasawsaw yung mga tissue or kitchen paper. Dito kung makikita nyo ay pinapahiran ko na muna ng wood glue yung ating paligid bago natin siya didikitan ng tissue. Dahil nadudurog yung tissue sa sobrang nipis niya, ang ginamit ko na this time ay kitchen paper para mas medyo makapal at hindi siya basta-basta madudurog. So ayan, kung makikita nyo, tinutulungan ako ng mga anak ko. Kung makikita nyo, maliit pa si Akari. Kapag nagdi-DIY ako, hinahayaan ko silang tumulong sa akin para na-expose sila sa pagdi-DIY at talaga naman nahilig sila sa pagdi-DIY. Kaya yan, si Aska naman ay lagi may mga sarili siyang tools at gamit na pang-DIY dun sa kanyang kwarto. So dito, after natin mapahiran ng wood glue kanina yung ating lampshade, ay tinapalan na namin ng napkin at pagkatapos ay tatapalan namin ulit ng another layer ng glue sa ibabaw para mamaya ay papatungan natin siya ulit ng another layer ng napkin hanggang sa kumapal ito at umabot tayo ng 5 layer para to make it sure lang na kumapal yung ating lampshade at in case na matanggal na yung nasa loob niya ay matibay na yung ating magiging lampshade. At dito naman kung makikita nyo guys, ang ginagamit ko na dito pantapal para magkaroon siya ng design ay yung ating kitchen napkin na nabili ko lang din sa Daiso at may mga flower design sila. So ang napili ko ay yung white na may combination lang siya ng pink. Dito ay sinusunod ko naman ibabad sa glue yung ating paper twine at ito ay ibibilot natin after natin siya malagyan ng glue. At hindi to kailangan ma-perfect guys, kailangan lang ay bilot nyo siya ng isang direction nyo lang siya iikot. At dahil hindi nga siya kailangan perfecto, basta ikot lang kayo ng ikot at make it sure lang na equal yung pag-ikot nyo mula itaas hanggang pababa para hindi yung naiipon yung inyong paper twine sa iisang lugar lang. So dito guys, naka-5 bilot tayo ng paper twine at kung makikita nyo, napakakapal na ng itsura niya. After that ay saka ko siya pinahiran ulit ng another layer ng glue para tumibay siya at pag natuyo siya ay kasing tiga siya halos ng kahoy. At ganito na ang itsura niya guys, kung makikita nyo, napakasosyal niya at yung kanyang pagka-pink ay napaka-elegante. At sa lahat ng mga nagtatanong sa akin na bisita kada pumupunta sa amin, ito daw ba ay DIY ko? Yes, ito na yon. Ngayon ko pala siya nagawa ng video actually at na-upload dahil 1 minute nga lang siya. So, nire-edit ko lang siya ulit ngayon. Guys, sa mga hindi pa nakakapunta sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. That's it guys!